particular food ba na nakaka-heartburn? Yes, actually, yung mga ang sinasabi nila, maaanghang, ang mga chocolates. Bakit ako, Dok? Pag kumakain ako ng pansit na heartburn ako. Talaga? Inyang inunguya. Actually, it will help daw if you chew it really well. Kasi bababa siya na mas maliit ang chance na umakyat. Paano ba yung tamang pag-chew? Kailangan ba talagang ano na? Pumayat pa lang ako, diba? Hindi ka man turuan sa kinder, paano mag-chew? Dapat ba talaga yung ano na, very saturated na? School na niya. Paano ka ba yan? Hindi ko alam yun. I-re-research ko muna. Paano mo muna? Baka yun ang sikreto sa magpapapayat yung tamang pag-chew. Nag-iisip si Dr. Mo, maano sa buwan. Nahirapan siya. Mag-google ako. Mag-google daw siya. Malalim, sobrang malalim. It's a hard question yan, Doc. That's a deep question. Oh, oh. Pero kidding aside, Doc Shen, kasi marami pong nagkakaroon ng yung instances na pagkakamala nila yung, kunyari sabihin na, hina-heart attack ako, yung pala nag-heartburn lang. Saan po ba specific location kapag sinasabing heartburn? Ang heartburn actually, yes. Yun isa sa mga reason bakit kung masyadong paulit-ulit and then naka-debilitating na siya, dapat dali na sa hospital or pa-check sa doktor. But which part po yung masakit? Dito usually sa may... Sa may gitna. Dito, no, sometimes dito. Kasi pag heart attack, this area. So delikado pala yan, Doc Ching, kailangan kayong dalhin sa hospital? Yes, kasi kung sakaling... Pwede kasi mag-mimic ang mga conditions na ito ng heart attack. Pagka ba napapadala siya... Balik tayo lang, a heart attack might mimic a heartburn. Oo. Pero pag let's say... Doc, yung sinasabi nila, napapadalas yung pagkakaroon mo ng heartburn. Dapat magpa-check up ka. Si, may underlying condition. Can help you, ba? Can do something. Aside from advising you yung mga lifestyle changes, one, lose weight. Actually, lose weight kasi is one. Kung hindi, kasi ang mga instances, mga high risk for this condition, mga pregnant. And then yung mga bad lifestyles, yung mga isang doctor ka dapat pumunta, dapat ba? But you said it has nothing to do with the heart, so hindi sa cardio. Pwede kasi ka na any doctor na should be able to point you, pero eventually, ang may special dito mga gastroenterologist. Ayun. Kasi sisilipin nila. And sisilipin nila, they might get a biopsy, they might do mga, get out ng upper GI series, yung, para x-ray, makikita kung yung pathway ng food. Minsan gumagawa ng mga pressure study sa esophagus. I-insert nila yun or mga test ng mga pH, mga acidity. So ito yung mga ways para malaman kung so that you can arrive on the diagnosis. Of course, we always start from medical. Kung sakaling medical, ito yung mga ways to neutralize the acid in the stomach. Pag neutralize siya, even if mag-reflux, less harmful. Sometimes we give a drug that will lower the parang acid production ng stomach. Pwede rin yun. So why do we need to stop this aside from discomfort? Pwede magkaroon ng esophageal ulcer. In the long run, pwede magka-develop ng in a form of cancer. Kasi yung esophagus, yung lower part, lagi siyang exposed sa acid, sa acidity. It was not built for that. Yeah. Oh, yeah. So mag-change yung mga parang tissue cellular level. So we want to avoid that. So kung ano man yung mga nararamdaman, dapat dumiretso na sa doktor. Yeah. And for other heart problem, saan po nila po kayo pwedeng mag-contact, doktor? Sa Philippine Heart Center naman ako most of the time, parang bahay ko yun. Part of the room. So pahahanap nyo na po sa information kasi baka nandoon lang po ako, naglilingi. Ayala ba? Wala ka pala siya. Wala ka pala siya. Wala ka pala siya.